Ito ang kwento kung paano ko tuluyang nakita at naibigay kay Sir Gavin ang first ever customized award niya sa Facebook. Pero bago natin tuluyang makita ang reaction niya, tara at samahan niyo muna akong balikan ang nakaraan. Nagsimula ang lahat na mag-design ako ng play button para sa kanya hanggang sa ginawa na namin ito ng tuluyan. At pagkatapos ay naglakas loob kaming pumunta all the way from Bicol to Nueva Ecija. Pero sa kasamaang palad ay hindi kami nagkita. Lumipas ang 2 buwan at hindi na ako nakapag-upload. Wala na din akong natanggap na kahit anong balita mula sa manager nila. Kaya sumubok na lang muna ako magbigay sa ibang content creator. Pero kahit magkaganon, si Sir Gavin pa din ang laman ng comment section. Hindi ko na magawang mag-reply sa mga comments nyo. At sa nagdaang 2 buwan ay talagang tinamaan na din ako ng depression. Pero fast forward sa current date, ay nabigyan ulit ako ng isa pang pagkakataon dahil na-invite ako sa first ever content creation masterclass ng Creativity. At aatenda ulit doon ang Kapimpin Family. So, ready na ba kayo? Tara at samahan niyo ako kung ano-ano pa nga bang pinagdaanan namin bago kami tuluyang nagkita. And for the last time, welcome nga pala sa last episode wherein we will finally deliver Sir Gavin customized play button. Lalo pang lumakas ang bagyong Karina habang mabagal na kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang pinagsamang epekto ng bagyo at habag at ang patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Grabe guys, saka flashlight lang ako. Napakadilim, madaling araw po umulan. Shit! Baha! Okay, so July 24 na mag-attempt kaming kuhain si King Pedro sa Nueva Ecija para dalhin ito sa Rizal kung saan gaganapin ang Creativity event. At para sa mga hindi nakaka-relate, on my last video kasi ay iniwan namin ang play button niya sa Peñaranda para mabilis na lang namin itong makukuha if ever na may sure schedule na kami papuntang Camp Tinpin. Pero sa kasamaang palad ay ngayong araw din pala ang landfall ng bagyong Karina. Ala! Si Kuya na basa! Sarawa na, papasulit tayo. Grabe, sobrang basang-basa kami dito. So wala naman kaming ibang choice kundi ngayon nang bumiyahe kasi nga, this is the perfect time dahil... Exactly, and this is really the perfect time dahil gusto ko na naka-ready na ang play button sa location before dumating sila Sir Gavin sa event day. Kaya despite na masamang panahon, ay tinuloy pa din namin ang misyon. Pero naka-encounter na naman kami ng panibago ng problema. Guys, wala na kaming makita. Zero visibility. 8 a.m. na. 9:14. Alright guys, so quick update lang. Nandito pa rin kami, no? 10:56. Ano? Traffic talaga. 4 hours na kami dito. Nangyari na nga ang hindi namin inaasahan dahil natrap kami sa napakahabang traffic at halos maglilimang oras na din kami dito. So dito sila Boss DM, ano kamusta kayo dyan? Apat na oras na traffic. Pero ngayon baka mag-service road daw tayo. Tama. Dahil naisip namin na baka dito lang sa NLEX nagkakaroon ng traffic, kaya we decided na mag-service road na lang. And huge shoutout nga pala sa Team Boss D sa pagsama despite ng bagyo. At kung sino sila, ay ikukwento ko sa susunod ng mga vlog. Pero tutuloy natin to. Diba? Kasi nga welcome back Ray Silvio talaga to ng ulan sa Ray Silvio Vlog! Dinadaan ko na lang sa ngiti yung nangyayari. Pero deep inside ay natatakot na din talaga kami dahil sa banta ng mga baha. Kaya nagdadalawang isip na kami kung tutuloy pa ba kami sa Nueva Ecija. Guys, okay, gising ko lang, no, mula kahapon. Naririnig nyo naman na siguro, pero umuulan pa rin talaga. So wala tayong choice ko, hindi, kailangan paupahin yan. Grabe lang talaga yung timing ng mga panahon. Kung kailan naman, ready na tayo magkaroon ng chance para may abot sa kanya yung ganito pa yung nangyari. My God! At this point ay tuluyan ko nang tinanggap na hindi talaga kami makakabiyahe. Pero sa awa ng Diyos, ay bahagyang tumanda ang panahon ng magbandang hapon. Kaya tuloy ang misyon. At syempre, kasama ko pa din ang buong squad. Kaya ano pang hinihintay natin? See you, Peñaranda! Hey!
Alright guys, so ngayon dahil nandito na tayo sa Peñaranda, kasama na natin si Sir Rocky. So ngayon, na-excite na talaga ako, sisilipin na natin si King Pedro kung kamusta siya sa loob. Kasi 6 months pala yung hinintay na istorbo siya dyan. Magsi-6 months, grabe yung pang-istorbo na. Pero thank you so much kay Sir Rocky na pinastay niyo dyan. Pero tara, pasok na tayo, continue shoot mo na yan. So, okay, ready na ba kayo makita? So eto na si King Pedro, finally after 6 months nagkita na ulit kami. Mixed emotion kasi nababalikan ko yung hirap namin, paano ginawa ito eh, tapos andito ka pa rin. Pero ayun, the goal is makuha na ito ni Sir Gavin, and sana ito na talaga inihintay natin na chance, no? So pag mula dito sa Peñaranda, babiyahin naman tayo pabalik ng Great TV event sa Binangon ng Rizal. Let's go. At sa wakas, after 6 months ay sobrang saya ko na nasa magandang kalagayan pa din si King Pedro. Kaya maraming salamat po Sir Rocky sa pag-aalaga sa kanya. At magmula dito ay babiyahin na naman ulit kami from Nueva Ecija to Binangonan, Rizal, para doon i-set up si King Pedro sa darating event. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na naman kami naka-encounter ng bagong problema. Pupunta na kami sa Binangonan pala. Nagka-problema yung ilaw namin kasi pansin nyo, isa na lang may ilaw, wala na doon. So nahirapan kami bumiyahe, yun yung nangyayari ngayon. Kaya mag-aalas 8 pa lang, nalayo pa ng biyahe namin. Hindi talaga itong klaseng crazy living vlog pag walang problema. At bigla pa nga kaming nasiraan. Wala naman sanang problema. Kaso lang ay may hinahabol kaming oras dahil baka masaraduhan kami sa subdivision ng Binangonan. Pero maya-maya lang ay naayos din naman namin ito. Ang kaso lang ay sumabay na naman ang masungit na panahon. Pero long story short, ay nakarating din naman kami ng safe sa location. Nakarating na rin sa wakas. Andito na kami sa boot camp kung saan ilalagay na natin dito. Ito yung boot camp ng Create TV. Let's go, dito sila Miss March. Hello. Ayan guys, so Miss March, oh. Hey. Andiyan, dito pala si Redmar eh. Sama-sama together. Kasi ang bigat po kasi. Kaya nga, ito na eh. So nakarating na nga kami ng Create TV boot camp. At pagkatapos ng konting kamustahan, ay agad-agad na namin binaba ang mga play buttons at nagpaalam kina Boss Day at sa parents ko. Pero kinabukasan, ay meron pa pala kaming panibagong problema na matutuklasan. Alright guys, so parang na-detect na namin kung anong problema. Napansin namin yung pinaka-ilaw niya na gano'n, tapos yung gano'n, I'm sorry sa magulong explanation, pero ito yung nangyari. Napansin namin na sa Nueva Ecija pa lang ay hindi na pala gumagana ang ilaw ni Pedro. And the last thing we want is i-present ito kina Sir Gavin ng hindi 100% condition. Idagdag mo pa na malapit na mag-start ang event, kaya nararush na kami sa pagsiset up ng play button. Pero regardless of the problem, tinuloy pa din namin ang mission. At baka nagtataka lang kayo kung bakit ba ang daming play button ang nakadisplay dito. At malalaman nyo yan pag tinapos nyo hanggang dulo ang video. Kaya ngayon ay tama na muna ang drama dahil bibigyan ko kayo ng quick montage na naging experience ko sa Creative Event as their official host. Alright guys, so eto na, kinakabahan ako kasi andun na sila Sir Gavin sa bahay na yan, and ang dami ng tao naghihintay dun, yan, ang dami ng tao naghihintay dun. So ako, sobrang kinakabahan ako kasi basta, mixed emotions, siyempre sa tagal na natin itong hinihintay yung pagkakataon na ito na mabigay na natin sa kanya yan. Para bang, it's within our reach na talaga. It's within our reach na makita na siya. Yan. So, yan. Whew. Ito si King Pedro. Sana magustuhan talaga ni Sir Gavin dahil deserve nila to. Ang pangit na ng pagkakabalot niyan, pero bahala na yan. Let's go.
At tuluyan na ngang dumating sina Sir Gavin at ang Kapinpin family. At sa mga oras na to ay hindi ko na maitago ang kasiyahan na nararamdaman ko dahil sa wakas ay ilang sandali na lang maipapakita ko na sa kanya ang first ever customized play button nila sa Facebook. Kaya matyaga lang ako naghintay. Dahil kung nahintay ko nga siya ng almost 6 months, alam kong darating din ang perfect timing na mapapansin niya tayo. Creators, hi. Hello. So, take ko na lang din yung opportunity, pasensya na kayo. Hindi ako kapansin. Ay, ayan! Iyak na yan! Iyak na yan! Ito... Ano, titake ko na lang opportunity na ano. Alam ko maraming gusto mong kumuha ng oras sa Sir Gavin, magpa-picture, lahat. Pero kung ba't ako naiiyak, kwento ko lang na mabilis. Kuya Ray po, ang content na gusto ni Kuya Ray, mabigyan lahat ng content creators ng customized awards. 2 months na ako huminto sa vlog. Wala akong upload. Nang anak sa akin itong idea na to, 20k subs ako. Si Kong TV agad yung nabigyan ko. From that moment on, sabi ko, ito na yung niche ko, gusto ko mabigyan lahat. So for me, si Sir Gavin, si Boss Malupiton, kung mapapansin nyo, kayo mga tinatarget ko kasi, for me, classmate ko kayo. Kasi student din ako ni Boss ko. So, Sir Gavin, 2 months na ako minto, pero ilang buwan ko nang hinihintay talaga to. Ayun, ang daming nangyari kasi sa buhay ko, sa'yo, alam ko, busy ka, and all. Hindi ko talaga siya maabot-abot. Hanggang dumating na lang yung punto na inoperan ako niligtas ako ni Sir Edmar. Parang biningwit niya ako, kasi magpukwit na ako, parang ganun na naramdaman ko. Kaya thank you talaga Sir Edmar sa Creative before saving me. Kasi hinto na talaga ako guys eh. Ayaw ko na yun, parang hindi na tao para dito. Kasi parang ang dami ng talo, ang dami ng fails talaga. Deep inside, na parang wala na bang chance para sa akin sa ganitong niche. Kaya nung dumating na yung opportunity ni Sir Edmar talaga, shoutout Sir Edmar, I love you. So, dala ko kasi Sir Gavin yung customized awareness. So, may request lang ako, medyo mahakbang tayo ng yung button sa taas. Okay lang po ba? Hindi lang po, ikaw yung kailangan ko. Buong Kapinpin family. Tara, sa taas tayo. So guys, sobrang tagal kong hinintay ito talaga. Hindi ko alam kung tutuloy ko pa ito eh. Welcome natin yung Kapinpin family. Okay, so naniniginipin ko lang ito eh. Yung parang tagal na parang nakukoma na lang sa kakaisip kung mangyayari ko. Pero eto na guys, ginawa ko na talaga ito. At dito na sila Sir Gavin. So ngayon, pwede ba i-hype natin congratulations kay Sir Gavin? Alam ko naka-receive ka na ng award kanina. Ito wala tong 100k. Napapapremyo. Wala ako nun eh. Pero ang meron ito, yung story behind kung paano ito nangyari. At alam ko sir yun. Kasi sa mga di nakakaalam, nagpunta sila sir noon, i-reply ko lang, nagpunta sila sir noon. Kaso nagkurahay kami. Nagkasalisi. Tapos, nagkaroon kami ng event, parang pay TV din. Kaso, hindi naman dala ni sir. Yung ano lang ang dala, yung binigay sa aming Sir Gavin. Tapos, nagme-message din sa amin si sir kasi ngayon si schedule, hindi namin siya mabigyan ng tamang schedule kasi baka mamaya magkasalisin na naman. Sobrang hirap kasi ng schedule namin kasi kapag sa umaga hanggang hapon is nasa school sila Allen, paggabi na international kami o nasa Manila. Kaya sobrang hirap po nung schedule namin kaya siguro sir perfect timing. Guys, lagi ng gaya kong sinasabi, bigyan na natin sila ng pagkakataon, buksan yan, kaya ako ba alam magbukas niya. Sorry, ang hirap na.
intro na natin. Intro na lang natin. Intro lang talaga. 1, 2, 3. Intro! Apa? Para sa ito? Pedro, kapipin. Ang napigilan na nararamdaman ko. Dahil hindi ko inakala na mangyayari ito sa buhay namin na may mag-aapang sa amin na libu-libong tao. Para lang suportahan kaming Dream Team at para suportahan lang kaming pamilya. I-explain ko na kung bakit robot. Okay, so si Kong TV, Chicken Feed, yun yung logo nila, yun yung branding nila. Si Malupitong Burger ka sa akin. So sa inyo nung time na hinahanap po namin yan, hindi ko talaga alam kung saan ko kayo ipabrand. Like, kasi kapinpin kayo, ang hirap isipan. Pero the time na nanonood na ako ng interview, nag-research kami, Karen Davila, nakita po namin na sa lumang bahay po ninyo, madam, may robot doon. And my, to my thinking, naiwan na yung robot na very memento ni ng papa nyo doon sa bahay na yun. Pero may bago na kayong bahay. Hindi na ninyo yung madadala doon. Now, my obligation, sabi ko, i-enhance ko yan, pagagandahin ko yan the way ng deserving. Especially, na nagtiwala sa inyo yung papa nyo na magiging successful na vlogger kayo at nandun na kayo. Kaya ganyan kaganda. Pero hindi pa po doon natatapos yun. Yan, sa inyo po. Sir! Elma. Sir! Siyempre, mas malaki kay Mama Bet. Okay. So, buksan niyo po yung mga box. Buksan niyo po yung mga box. Buksan niyo po yung mga box. Wala naman. Ay, ang ganda. So, yun naman po ng mga box na yan. So, yun naman po ng mga box na yan is diamante. Sige, pakilagay na po yung sa mga respective na lagayan nila. Wow! Pero, iyan po yung purpose kung bakit may mga ano yan. Wow! Kahit ano siya na po yung sa'yo sa kanila. Ayan! Palakpakan na! Puno na yung ano, sa belt! Okay, puno na. Okay. So ngayon, Sir Gaby, kumapansin mo, hawak pa ni Mama Bet yung kanya. Ay, alam ko na. Okay. Ang paisip ngayon? Okay. Okay. Okay, so si Mama Bet kasi, yung lagayan ng kanya, wala sa belt. Nandito sa puso. Sige, Mama Bet, lagay mo. Bang! Okay. Kung bakit sa puso yung kay Mama Bet, siya yung pinakamalapit sa puso. Ni Papa Pedro, ni King Pedro. At yung papa niyo po nawala nung time, alam ko, di ba, sa sakit sa puso. Kaya alam ko po, yan yung pinaka nag-hold ng peace sa inyong lahat na nagpupukulog. So parang papa niya yung pundasyon niyo lahat, eto kayo, siya pa rin yung talaga nag- kung bakit kayo nag-hold. So yun po yung meaning lang naman ng congratulations to talaga. Hindi kasi sir kami maano, kami ma-award. Hindi kami nagse-celebrate ng kahit na ano kasi parang hindi namin alam po deserve namin o hindi namin. Hindi kami, kung papansin niyo po, wala kaming may halos ngayong celebration. Naka 10-10. Wala po kami ganun. Maro sir. Thank you so much po sa pag-appreciate. Ayun, thank you. Thank you so much for the appreciation. Ayun talaga, ang goal ko lang naman guys sa lahat ng binibigyan ko ng award is parang ito yung magsilbing symbol nila lagi kung bakit sila nag-start mag-vlog. So, ayun, pag nilagay nyo po yan doon sa camping pin, parang lagi nyo mababalikan na, oo nga pala, ito yung umpisa namin. So, pag tuwing makikita tayo siya, ito na kami, parang nagawa na namin. Pinatungan niya eh, parang kasi, pansin mo, parang pirata. Alam mo, may likay sa 1%. Yun din siya kaya. Baliw kasi. Ewan ko kung na-explain ko pa na maayos or nagbe-make sense pa, pero naka-overwhelming din na nangyayari na ito. Grabe ganda. Papa Pedro yan. Grabe effort kasi. Thank you po. Hindi biro sir yung ganyan. Parang may meaning sa amin. Opo. Pagbuo pa lang na.
Deserve niyo po yan, sobrang deserve niyo po yan. Kasi sobrang dami niyo napapasayang tao, nag-inspire kami, di ba? So, ayun na yun guys, siguro I can say, success! Wow! Congratulations and actually, hindi, nakita ko na siya kasi napanood ko nga yung vlog ni Sir Way. Nakita ko na siya and hindi ko akalain na ganito siya dahil sabi ko nga po sa inyo, hindi naman kami ma-receive ng award kasi feeling namin na ano lang, normal lang naman yung takbo ng buhay. Kaya iba pala yung pakiramdam pag pala pag ano, yung alam mo yan, yung may naniniwala, may nakaka-appreciate kasi sabi mo sa inyo kanina, hindi biro yung journey namin bago makarating dito. Binibigil lang po, iyak ko. Mag-iyakan na natin dalawa dito. Hindi biro yung journey and lahat ng binigyan ni Sir Way, nakita ko rin na nakita ko rin kung paano nilang receive. Sabi ko, bakit ganun? Bakit parang ako okay naman nung iba. Sabi ko, hindi ko alam na ganito pala yung pakiramdam. Parang nanginginig ako sa loob na di mo maaari. Kaya sobrang tingin sa rin kasi kahit siguro sino tao, walang gagawa niyan para sa taong hindi na makakilala. Kaya sir, maraming salamat. Thank you so much. Thank you, man. Sobrang solid na yun. Lala ko masabi guys, nangyari na yung dapat mangyari. Yeah! Let's go! Ang tanong dyan, kailan sa reality sa bahay? Yeah! Sir, nasagot ko naman dyan ngayon. Kailan kayo pwede? Ayun! Yan! Tamang panahon. Maraming salamat kay Sir Edmar sa Creative, kay Boss D sa pag-appreciate din sa akin. May pag ganito patuloy ako. Ito na yung gagamitin ko pag hinatid ko yan doon. Yeah! So, sa inyong lahat sa mga naging student namin dito, thank you sa energy nyo. Ayun. So, yun na yun guys. Isang pasigabong palakpakan namin. Let's go! Pero ngayon may bonus tayo sa kanila. Ito, hindi ko alam kung kasama pa sa content. Sir Gavin, di ba ang tagal kita bago na-reach? Meron pang isa si Miss Ibanan, di pa rin yung nakuha. Baka gusto mo lang makita na dyan rin yung kay Ibanan. Ha? Okay. Gusto ko lang makita mo. Ah, okay. Gusto ko lang makita mo. Akala ko. Hindi. Okay. So Sir Gavin, ito kasi yung kay Miss Ibanan. Ay, Bagi! Oh, sir, baliw ko talaga. Nag-viral si Miss Ibanan nung naglaba siya. Talaga, sir. Eh, sir, kung kami, sir, nagkahirapan tayo mag-utakan, lalo na, sir, yun, sa sobrang dami schedule ni Ma'am Ibana, sigurado, sir, ako kasi pagkakataon lang din, sir, ang kumbat kami nagtagpo ni Ma'am Ibana. Pero ito, ang chances ko. Sobrang yan, boss. Ito yung kay Miss Ibana. Siyempre, maingit naman si Boss Norvin kung wala siya. Uy! Nandun yun. Uy! Ito naman yung sa Team Kabugok. Anong, pag sinabing Team Kabugok, Sir Gavin, ano yung maaalala mo? Ay, manok. Manok! So ngayon kasi, sila Boss Norvin, hindi nasisi. Wow! Uy! Parang ina mo! Angas! Kasi paano ko nagagawa ito? Ano yan? Ay, yung bubok na sa baba. Mas maganda sa akin. So that's it for this video guys. I hope ay na-inspire din kayo sa kwento ng vlog na to. Dahil kung meron man ako natutunan sa journey na to, na may mga bagay pala na kailangan lang natin maghintay para makuha ang mga pangarap natin sa buhay. Matagal man, darating at darating din sa paroroonan. And as always, it's never too late. So that's it for this video guys. And I hope nagustuhan nyo at nag-enjoy din talaga kayo sa naging journey ko. No? So meron lang akong konting healing sa inyo guys. I hope mapagbigyan nyo na ako. Malambing naman. Gusto ko pong ma-reach ang 1 million followers dito sa Facebook bago mag-end ang taon. So eto yan, sana mag-follow at like kayo. At kung merong YouTube channel din kayo, baka pwedeng dalawin nyo na rin ako. At mag-subscribe na din kayo. So yun na yun guys, so paano? Kita-kits tayo sa susunod.